Umuulan sa Maynila mula kanina pang madaling araw, pero tuloy pa rin ang ilang aktibidad sa pagdiriwang na 125 selebrasyon ng Araw ng Kalayaan. Mula Maynila, may unang balita live si Darlene Kay. Darlene! Good morning, Egan. Patuloy ang mahinang pag-ulan na nararanasan dito sa Maynila at medyo bumabagal na rin yung traffic situation sa ilang mga kalsada rito dahil sa road closures na ipinatutupad kaugnay ng mga pagdiriwang ngayong Araw ng Kalayaan. Mula pa kanina madaling araw, nararanasan na ang panakanakang pag-ulan dito sa Maynila. Kung minsan, bumubuhos ang ulan kasabay ng malakas na hangin. Pero may pagkakataon din namang humihina at ambon lang ang nararanasan. Dahan-dahan tuloy ang mga motorista sa pagbagtas ng kalsada. Samantala, isinara naman ang ilang kalsada rito sa Maynila dahil sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Mula alas 12 ng hating gabi hanggang alas 10 ng umaga mamaya, sarado ang southbound ng Rojas Boulevard mula Katigbak Parkway hanggang South Drive. Buong Katigbak Parkway at South Drive at ang Independence Road. Isinara naman kaninang alas 5 ng madaling araw ang northbound ng Rojas Boulevard mula Calao hanggang Padre Burgos Avenue. Mananatili ang sarado hanggang alas 10 ng umaga mamaya. May mga traffic enforcers na nakapwesto rito para ituro sa mga motorista ang mga alternatibong rutang pwede nilang daanan. At bilang bahagi pa rin ng pagdiriwang ng 125 taon ng kalayaan ng Pilipinas, magkakaroon ng Clinic Kalayaan sa Nolimitangere Garden sa Rizal Park. Ito ay serbisyong pangkalusugan na bukas mula alas 7 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Iga, nananatili pa rin sarado itong bahagi ng Rojas Boulevard na kinatatayuan namin. Yan yung kasama sa listahan ng road closures na binanggit ko kanina. Paminsan-minsan ay nagkakaroon ng pagbagal ng traffic situation dito sa bahagi ng United Nations kung saan ginagawa yung isa sa mga alternatibong rutang itinuturo ng mga traffic enforcers na nagmamando ng daloy ng trapiko dito. At mga kapuso, suspendido pa rin po ang expanded number coding scheme ngayong araw ayon sa MMDA. Yan ang unang balita dito sa Maynila. Ako po si Darlene Kay para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit. At iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.